Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, magkakaroon tayo ng pen and paper video problem solving patungkol sa Lecture 06, Installment Liquidation, Cash Priority Program. Actually, nasa description ng video lecture na ito, yung mismong problem under discussion. Kung gusto mong sagutan ng solo at balikan ang lecture na ito kapag tapos ka na, mas mabuti. Kasi ang accounting ay natututunan not by mere listening but actually by you doing the problem solving. Pero kung may sagot ka na nga, simulan na natin. So again, Lecture 06, Installment Liquidation, Cash Priority Program. And here is our problem. The capital and loan balances for partners Uy, Lee, and Ong are shown below. They share profits or losses in the ratio of 4:4:2, respectively. So, loans payable to Uy, 100,000. Loans payable Lee, 100,000. Loans payable Ong, 150,000. Uy Capital, 150,000. Lee Capital, 350,000. Ong Capital, 200,000. And the total would be 1,050,000. So, the requirements are prepare a cash priority program May 2021. Then assume that 250,000 cash is available for initial distribution. Prepare the entries to record the distribution to the partners. Basically, sa problem na to, atin lang i-highlight kung paano gumawa ng cash priority program. Simulan na po natin. So sa headings, ano? So we have here, Uy, Lee, and Ong Partnership, the names of the partner. And then, kung ano man yung gagawin natin, the second line, Cash Priority Program. And then, that is May. Okay, let's say May 31, 2021. And then, dito sa side na to, lalagay natin yung kanilang mga surname. So, we have here, okay, so Uy, Lee, and Ong. At sa kabilang dulo, uulitin lang ulit natin. So, we have here, Uy, Lee, and Ong. So, ganyan po yan. Dalawang ulit yung mga apelyido ng mga partners. Kasi, dito sa second side, ilalagay natin yung description. Cash priority payment. Okay? Two. Kumbaga, dito yung computation, pero yung totoong may priority, nandito sa side na to. Okay? Sa second side. Now, gawin na po natin. Nagsisimula ang lahat sa kanilang capital balances. Ayan. Nang sabi sa problem, si Uy ay merong 150,000, si Lee ay 350,000, and then si Ong is 200,000. Ayan. And then after that, we have to add, if the partnership is a loan to partners, or deduct kung sakaling yung partnership naman ay ang merong receivable dun sa partner. Kasi actually, ang kinikwenta talaga natin is yung total partner's interest. Okay, total partner's interest. Meaning, magkano ba talaga yung inilabas nilang pera dun sa partnership the moment na sila'y mag-liquidate na? Oo nga, at merong right na maunang mabayaran yung loans bago dun sa kanilang capital. Pero in essence kasi, yung loans to partner, in effect, ay galing pa din sa kanila. Sa partner pa din galing. So therefore, interest pa din nila yun sa partnership. Ay dahil nga magkakaroon na ng liquidation, pinapagsama-sama na silang lahat, di ba? Sa computation po ng cash priority program. Kasi dito, inaalam talaga natin kung sino yung unang mababayaran. Okay? So gawin na lang po natin. So we have to add the loan balances kasi nga meron nun. Kung sakaling meron nga again na receivable naman to the partner, i-deduct naman siya. Okay? Si Uy, merong 100,000. Si Lee, 100,000. And then si Ong, 150,000. Then we have to get the total. So parang ito lahat yung kanilang total na in-invest sa partnership. So Uy, 150,000 plus 100,000. Ay, mali. So basta 250,000 yan. Pinapakita lang po natin sa calculator talaga yan. So 350,000 plus 100,000. So we will get 450,000. Okay, and then 200,000 plus 150,000. So yun yung kanilang total partner's interest. Ayan. And then after, ang cash priority program kasi is mathematics. Kailangan masundan mo lang yung parang steps, di ba? Wala itong masyadong konsepto, math talaga yung dahilan kung bakit ganyan yung computation. We have to divide, okay, by their profit and loss ratio. Na sa pagkakataong ito, 4:2:2. Na kung i-convert natin sa percentage yan, dahil ang total niyan ay 10, okay? 4+4+2=10. Therefore, it is the same as 40%, 40%, and 20%. So, yun po yung next step. Actually, kaya ginagawa mo yan, parang wino-workback mo,
para makwenta yung 100%. Na ang tawag doon ay loss absorption balance. Loss absorption balance. O yung tinatawag namin sa accounting na love. Hindi po yung love na pag-ibig, kundi yung LAB na love. Loss absorption balance. Kumbaga kasi, whenever the partnership has a loss, di ba? Yung loss na yon ay ina-allocate sa profit sharing ratio at ito yung mga yon. So sa madaling salita, kung sakaling ganun yung amount ng losses ng partnership, kaya niyang i-absorb kasi winorg back natin ng hanggang 100%. O, pakita na po natin. Ang ibig kong sabihin ka dito, so 250,000 talaga ang interest ni Uy. Pag dinivide mo sa 40%, ang amount niyan ay 625,000. So meaning, kung sakaling ang partnership ay magkaroon ng losses amounting to 625,000, kaya yang i-absorb or kaya ng capital ni Uy yun. Kasi nga syempre, di ba? Pagka kinikwenta natin yung share niya, minumultiply natin sa 40%. So parang winwork back natin papunta sa 100%. Okay? Mamaya, mas ma-appreciate pa natin yan. Sili naman, 450,000 divided by 0.4. So we will get 1,125,000. Okay? And then si Ong, 350,000 divided by 0.2. So we will get 1,750,000 naman. So what can we observe? Pagkakaiba sila ng amount, di ba? So meaning pala itong si Ong, kung sakaling magkaroon ng losses yung partnership, amounting to this amount, kaya pang i-absorb ng kanyang capital account, ng kanyang interest, yung total interest niya. Hindi katulad ni Uy, ang kaya niya lang i-absorb ay hanggang 625,000. So what can we say? Okay? Si Uy, zero na yung balance, pero si Ong at sili hindi pa. Dahil nga, mas mataas yung kanilang absorption, di ba? Kaya nga, kumbaga, under cash priority program, kung sakaling magkaroon ng cash na available sa mga partner, okay? Ang unang binibigyan ay yung may mas mataas na loss absorption balance na lab. Kasi nga, again and again, okay? Zero na si Uy kasi ito lang yung kaya niya. Itong mga to positive pa. So kung sakaling nagkaroon ng pera, sila yung mas may karapatan kasi sila yung kumbaga pahuli pa. Pahuli pa or padulo pa sila magiging zero yung kanilang account. Dahil nga, okay, mataas yung kanilang love. Ayan. So after that, anong gagawin natin? Yung pong step na kasunod. Alam naman natin na si Ong na nga ang may pinakamataas. So kumbaga, kung sakaling magkakaroon ng pera yung partnership, siya yung may priority. Kaya ang tawag dun sa ginagawa natin ay cash priority program. Hindi natin sigurado kung magkakaroon ng available na cash for distribution to the partner. Pero kung sakali lang talaga, siya yung mauuna. Kasi by the way nga pala, itong cash priority program ay ginagawa before the start of liquidation. Ayan. So wala po itong kasiguraduhan na talagang sila yung makakatanggap kung sakali lang. O, gawin na lang po natin. So we have to put priority one. Ang priority one natin dito ay si Ong. Kasi nga siya yung kataasan. Ayan. Ang step dito, ipantay lahat ng mga partners capital account. Itong mga love na to. Mapantay siya. Okay? So kung ikaw yung kaunahang mataas, ipapantay mo yung capital account mo dun sa kasunod na mas mababa, which is sili na 1,125,000. So ang ibig ko sabihin, para mapantay siya, kunin natin yung difference ng dalawa. 1,750,000 and 1,125,000. That would be 625,000. Yun yung ibawas natin dito kay Ong. Para later on, yung balances, so di ba, balances na yan. Okay? Ang mangyari, si Uy, 625,000. Si Lee, 1,125,000. At si Ong, 1,125,000 na rin. Okay? In effect, meron siyang advantage na 625,000 dun sa iba kaysa kay Uy at saka kay Lee. At yung 625,000 na yun, pwede nating i-convert sa cash priority payment, di ba? Kasi naka 100% yan eh. Pero ang totoo, 20% lang naman talaga yung share niya. Kaya itong 625,000, i-multiply natin sa 20%. And that would be 125,000. Pupunta yan dito kay Ong. So siya yung priority one. So again, anong ibig sabihin nito? Bago pa makatanggap yung ibang partner, kaya kailangan si Ong makatanggap muna ng 125,000 cash. Kasi nga siya yung priority number 1. Ayan. And then we continue. Pupunta tayo sa priority number 2. Which basically same lang yung concept, papantay-pantay natin sila. Sa pagkakataong ito, dalawa na po yung partner na yon. Si Lee at si Ong na. Si Lee and Ong. Kasi nga natural, pantay na sila eh. So same pa din naman yung computation. 1,125,000, the capital of those partner with higher capital balances comparing with partner with lower capital balances, and that is amounting to 500,000. At yun yung i-deduct natin dito sa mga to. Okay? Para nga again and again magbalanse, okay?
dun sa kasunod na partner na may mas mababang kapital. So 625,000 na silang lahat. Ayan na yun. Okay? Tapos na itong side na ito, itong left side. Pupunta na tayo dito sa right side. Itong cash priority payment 2. Ang sabi dito, matapos makatanggap ni Ong ng 125,000, may karapatan ng tumanggap sili nung 500,000 multiplied by his profit sharing ratio. Kasi nga natural, naka 100% dito, 40% lang naman talaga yung kailangan niya. So that would be 200,000. Okay? At kay Ong naman, 500,000 multiplied by 20%. So that is 100,000. So anong ibig sabihin itong priority number 2? Kung sakaling si Ong ay nakatanggap na ng 125,000, ang bibigyan naman kasunod, kung sakaling meron pang pera na available, ay si Lee at si Ong in at 200,000 kay Lee, 100,000 kay Ong. Okay? Kasi nga sila yung priority number 2. Kung sakaling natapos na tayo dito sa dalawang priority na to, therefore, pantay-pantay na, di ba, yung kanilang balances, pupunta na tayo dun sa priority number 3. Okay? Which is what? Which is what? Okay? Kung sakali na may excess dito sa mga to, I mean, ito kasing si Ong nakatanggap na talaga ng 225,000 at itong si Lee, 200,000. Pag inad po natin yan, ang total niyan ay 425,000. Ano? Okay? Ang ibig ko sabihin, magkakaroon ng priority 3 amount in excess, okay, of 445,000. Okay? Based on profit sharing ratio na. Ayan, profit and loss ratio. Ang ibig ko sabihin po, kung sakaling 445,000 na ang naipamigay ng partnership, tsaka lamang mabibigyan silang lahat. Hindi po lahat ay kay Uy, but rather based na dun sa profit sharing ratio. Again, ano yung purpose ng cash priority program, which is our requirement number 1? Simple lang, para malaman kung sakaling magkaroon ng cash yung partnership, sino ang unang bibigyan at magkano? Depende nga dun sa kanilang capital account, sa kanilang interest, depende dun sa kanilang loss absorption balance. Okay? Sigurado na ba na may cash ang partnership sa liquidation? The answer is no. Hindi pa nga nagsisimula, di ba, ginagawa mo na yan? So, sagutan po natin yung requirement number 2 para makita natin yung epekto nitong priority program na to. Assuming daw po na available yung 250,000 na cash, sino ang unang bibigyan natin? Okay, so basically, pupunta tayo sa priority 1. No? So, lagyan muna natin ang heading pala. Uy, Lee, and Ong. So, We have here priority 1. Sabi, bago pa pumunta sa priority 2 and so on and so forth, dito muna tayo sa 1. So, bibigyan natin si Ong ng 125,000. Kanya na lahat yun. Okay? Automatic na yun. Kasi 250,000 lang yung pinamimigay. Eh, ito yung priority 1. Pagpunta sa priority 2, okay? Alam naman natin na 300,000 dapat yan. Eh, ang problema, yung total, di ba? Ilagyan po natin dito ng total. Yung total kasi na ipamimigay natin na cash is 250,000. Alam naman natin na yung natitira na lang ay 250,000 minus 125,000 is 125,000. Eh sabi dun sa priority 2, 200,000 and 100,000. Kahit pilitin mong ipamigay yan, hindi maaari. Okay, kasi nga 125,000 na lang yung available. So therefore, i-re-ratio din natin itong 125,000 dito sa sagot dito, which is 200 is to 300 or two, I mean 200 over 300 and 100 over 300, 2 is to 1. Yung kay Lee at saka yung kay Ong. Okay, gawin na lang po natin. Okay? So yung 125,000 na natitirang balance, multiply natin sa 200 at i-divide natin sa 300, okay? So therefore pala, okay, sa kay Lee, ang matatanggap niya is 83,000. 333.33. At yung kay Ong naman, 125,000 multiply by 1 divided by 3. Oh, short, mas ano po, lowest term. 41,666.67. At si Uy, syempre, wala pa siyang matatanggap. So in effect, ang total na matatanggap ni Lee is 83,333.33 out of this 250,000, while itong kay Ong naman is 125,000 plus 41,666.67. So 1,666.67.
67. Na pag pinag-plus mo yung dalawang yan, plus 83, 333.33, still din, pupunta ka pa rin sa 250,000. So, ano ulit yung punto nito? Okay, ng cash priority program. Kung sakaling merong available na cash, kanino unang ibibigay? Nakadepende dito sa priority. So, imagine next month, halimbawa, nagkaroon ng 400,000 na cash. Okay? Tapos na yung priority 1, hindi mo na uli bibigyan si Ong ng 125,000. Pagdating sa priority 2, hindi mo na kinakailang ibigay yung buong 300, but rather, yun na lang difference. Mamainusa mo na ng 125,000. So basically, 175,000 na lang. At pagkatapos, kung 400,000 nga yung pinamimigay, okay, yung excess nun, ibibigay mo na sa profit sharing ratio. Kasi nga, wala na yung priority 1, priority 2. So ang purpose lang talaga nito para malaman kung sino yung unang mas makakatanggap. No? Okay? Mas maganda to, mas na-appreciate po siya kapag ka sabay mong ikinukumpara dun sa ano, sa schedule of safe payment. Na mapapansin ninyo, parehas lang din naman yung lumalabas. Okay? So, yun lamang at maraming salamat.